So yun, okay, KJX, ang grabe, no? Sobrang ano lang, pagod lang tayo ngayon, tapos sabay video lang tayo ng konti, no? So napansin nyo naman yung TA natin, 638, 647, 65590, tapos 629. So na break yung 647, lumipad ng 65, hindi nakuha yung lumipad ng 652, hindi nakuha yung 65590. So ako, hindi ako nag-ano, ha. Alam niyo naman, 'di ba? Lagi kong sinasabi sa inyo, hindi tayo naglulong habang buhay. Kapag nakalahati yung TA natin, nagtitipi tayo, and then waiting tayo kung makuha yung isang resistance. Kapag hindi nakuha yung isang resistance, bumagsak doon sa support mo, sa unang resistance mo, at na-break yon pababa, nag-short position ako, mga Lodi, and then TP. And then, hihintayin ko na naman kung aabutin na naman yung resistance natin. Diba? Yun yung lagi natin pinapakita doon sa chart natin, mga Lodi, no? Pero bago lahat, mga idol, please like and share yung mismong video natin, mga Lodi, dun sa mga nag-PM sa akin na nag-thank you. You're welcome. Hindi ko na kayo na PM, no, mga idol, no? Dahil dun sa TA natin na 57 tsaka 615, 'di ba? So hindi ko na kayo ma-replyan, mga Lods, kasi medyo busy lang. Ito lang, ito na yung reply ko sa inyo. Thank you very much, no. So may nagtanong lang kung good time to long ba? Ako, tulad ng sinabi ko, talagang meron akong graph, eh. Meron talaga akong guhit, mga Lodi. Nakikita nyo naman yan, tsaka nakapost yun, di ba? So, yun lang yung sinusunod ko, mga Lodi. Tapos, nagka-cut loss lang ako ng negative 20% or manual cut loss, mga idol, no? Yun yung importante doon. And then, syempre, kung maglo-long position ka, dalawa lang yan. Kung kaya mong mawala, pera mo, good. Di ba? Pero kung hindi mo kaya mawala yung pera mo, mga idol, no? Ayun. Analysis, yun yung gawin mo, diba? So, para at least may laban ka, o matalo ka man, at least, sariling analysis mo yun, diba? So, ayun, napakadaming bullish ngayon sa Bitcoin, dahil alam nyo naman, Bitcoin halving, so 2024, nakita nyo yung lipad ng 2020, mga Lodi, after the Bitcoin halving, ilang months biglang lumipad, diba? So, possible, pwedeng mangyari ngayon yun, possible din na hindi, diba? So, pero, ako naman, sa nakikita ko naman, maganda naman yung takbo ng Bitcoin kasi sobrang daming institution na ngayon, di ba? Sobrang daming pwedeng mag-trade. At alam nyo naman na hindi na lang retail yung nagtitrade ngayon, eh. Hindi na tayo-tayo, kundi iba-ibang tao na talaga. May mga kumpanya na, may mga bank na, di ba? So, yun, pumasok pa ang BlackRock, di ba? Tapos na-approve pa yung ETF sa Hong Kong, di ba? Solid na solid, mga Lodi, no? Pero nasa inyo pa rin yan, manin nyo rules nyo, and then aralin nyo maigi yung TA para at least kahit papano, if ever matalo kayo, no, sarili nyo yung TA yun. Okay? So, ayun lang, no? Sa mga nagtatanong kung ano yung TA ko, ganun pa rin naman. 629, 638, 64700, 65590, tapos 67, tapos 68600, Yan yung mga TA natin na naka-trigger tayo dyan, mga idol. Okay? So, sa mga wala pang BitGet dyan, mga Lodi, no, pasok lang kayo sa link natin sa description. Tapos, kita-kita tayo lahat, mga Lodi, sa ano, no? Sa BitGet, and then mag-trade tayo lahat. Okay? Kung gusto niyo yung trading strategy ko, okay lang. Kasi, vulgar naman, eh. No? Vulgar naman, pero walang sisiyan kasi walang 100%. No? Walang 100%. Saludo sa lahat, KJX. Mabuhay kayong lahat. Babush!